Noong taong 2009, masaya ang lahat sa pagpapakasal ng isang gwapo at matalinong lalaki sa isang relihiyosa at magandang babae. Sa mata ng lahat, tila napaka-perpekto ng mag-asawa at napakasaya ng kanilang relasyon. Pero makalipas lamang ang 6 na buwan, matapos ang kanilang kasal, pumanaw ang babae sa isang malagim na paraan na sadyang ikinagulat ng lahat. Ano nga ba ang nangyari at sino ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimen na ito? Tara at samahan niyo ako sa isa na namang kwento ng pagpapakasal at pagtataksil. Miles Crime Story. Hello everyone, ako si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel, isinasalaysay ko ang mga true crime stories na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Ang magkasintahang si Vicky at Michael ay nagkakilala habang nagtatrabaho sa isang branch ng IKEA nung sila ay parehong nasa kolehiyo pa lamang. Si Victoria Wynn Jones na may palayaw na Vicky ay isinilang noong buwan ng Setyembre taong 1984 sa probinsya ng Cheshire sa hilagang kanluran ng England. May isa siyang nakakatandang kapatid na babae at ang kanilang pamilya ay inilarawan bilang konserbatibo at relihiyoso. Silang magkapatid ay parehong nag-aral sa Christian School at naging aktibo sa larangan ng musika. Kaya kabilang din sila sa isang choir. Kahit nung bata pa si Vicky, sinasabi na ng mga tao sa kanyang paligid na siya ay napakabait, palakaibigan at laging handang tumulong sa iba. Si Michael naman ay ipinanganak noong buwan ng Hunyo taong 1983 sa Warrington, Cheshire at mayroong nakababatang kapatid na lalaki. Ang kanilang mga magulang ay mga kilalang chemical engineer. Mahigpit ang pagpapalaki sa kanila at mataas ang kanilang ekspektasyon sa kanilang mga anak, lalo na sa panganay na si Michael. Ginawa naman itong motibasyon ni Michael kaya't lumaki siyang mahusay sa pag-aaral. May mataas na pangarap at ginagawa ang lahat para makuha ang gusto niya. Si Michael ay aktibo rin sa mga sports at sobrang maalaga ito sa kanyang pisikal na kaanyuan. Kaya nagiging kaaya-aya ang nagiging unang impresyon sa kanya ng mga tao. Inilarawan pa si Michael bilang may kaakit-akit na itsura, matangkad at may mahusay na sense of humor. Dagdag pa rito ang katotohanan na napakatalino niya. Madalas din siyang nakakatanggap ng papuri sa kanyang mga magulang habang siya ay lumalaki. Ayon sa kanila, si Michael ay ang pinakamagaling, gwapo at matalino sa lahat. Kaya't sigurado silang magtatagumpay ito. Dahil nga sa mga ito, si Michael ay nagkaroon ng narcissistic disorder o pagkakaroon ng sobrang taas na tiwala at pagtingin sa kanyang sarili na lalong lumala habang siya ay tumatanda. Si Michael ay hindi kailanman nagkaroon ng isang permanenteng kasintahan. Madalas siyang nagpapalit ng mga babae at pinagsasabay niya ang mga ito. Malaki ang tiwala ni Michael na walang babae sa mundong ito ang hindi niya kayang paibigin. Tila ang pakikipagrelasyon niya sa iba't ibang mga kababaihan ay ginagawa niya na lamang na parang isang laro. Nung magkakilala nga sila ni Vicky sa trabaho, nung mga kolehiyo pa lamang sila, nakita niya ang dalaga bilang isang disente at hindi basta-bastang babae. Ang mga katangian na ito ni Vicky ay lalong nagpataas at nagpasabik kay Michael na gawin ang lahat, mapasa kanya lang ang dalaga. Sa una, pinilit ni Vicky na panatilihin ang kanyang distansya kay Michael at tinatanggihan niya rin kahit ang mga alok nito, katulad ng umuwi ng magkasabay pagkatapos ng kanilang trabaho o uminom ng kape sa labas kapag may libre silang oras. Halos lahat ng oras ni Vicky ay inilalaan niya lamang sa kanyang pag-aaral at tuwing weekends ay nagsisimba siya kaya't hindi niya na naisip na makipag-date, lalo na nga ang makipagrelasyon. Pero ayon kay Vicky, si Michael ay isang napakasweet, kaakit-akit at talagang naglaan ito ng maraming oras at effort sa pangliligaw sa kanya. Palagi raw siya nitong binibigyan ng mga bulaklak, regalo at maliliit na sorpresa sa loob ng ilang buwan na pangliligaw nito. Dumating pa nga sa punto na isinama siya ni Michael sa family dinner nila sa bahay ng kanyang mga magulang
At mabilis na nga ring nagustuhan ng mga ito si Vicky, kaya agad na inaprubahan ng mga ito ang kanilang relasyon. Ito nga ang naging dahilan kung bakit naisip ni Vicky na talagang seryoso sa kanya si Michael. Kaya't sinagot niya na ito at naging kauna-unahang kasintahan ng napaka-inosenteng dalaga. Naging masaya naman si Vicky sa kanilang pagsasama ni Michael dahil alam niya raw na mahal siya nito at sinabi na rin ni Michael na handa na siyang bumuo ng pamilya kung gugustuhin ni Vicky. Pero ang napakatamis na pagmamahala ng dalawa ay hindi rin naman nagtagal dahil sa paglabas ng kalaunang totoong ugali ni Michael. Kabilang sa pagbabago kay Michael ay ang isang hindi mapigilang sexual na pangangailangan at kagustuhan nitong mag-eksperimento sa pagtatalik. Noong una, hindi naman pinipilit ni Michael si Vicky na punan ang mga kakaiba niyang hilig, pero nang makasigurado na siyang totoong mahal na siya ni Vicky at hindi siya basta-bastang iiwan ito, inilabas niya na ang totoo niyang kulay. Ang disente at relihiyosong babae ay literal na nabigla sa nangyayari. Ngunit dahil nga mahal niya si Michael, binaliwala niya ang mga bagay na ito. Hindi rin nagtagal, opisyal na inalok na siya na magpakasal ng kanyang kasintahan na masaya namang tinanggap ito ni Vicky. Naisip niya na matatapos na ang kanyang pagtitiis sa kakaibang ugali nito dahil alam niya raw na magbabago na si Michael kapag kinasal na sila. Isang araw, nang makipagkita si Vicky sa kanyang kaibigan, napansin daw nito na may itinatago si Vicky. Nalaman niya nga na napakarami nitong pasa sa katawan. Hindi naman nakapagtimpi ang kanyang kaibigan at prangkahan niyang tinanong si Vicky kung pinagbubuhatan ba siya ng kamay ng kanyang fiancé at kung kinakailangan ba nito ng tulong. Sa una, paulit-ulit na itinatanggi ni Vicky ang lahat, ngunit pagkatapos ng pamimilit ng kanyang kaibigan, inamin niya na rin dito na ang lahat ng mga markang ito ay resulta ng marahas na pagtatalik nilang magkasintahan. Ikinuwento niya sa kanyang kaibigan ang mga kakaibang bagay na hilig ni Michael, katulad ng paggamit ng sex toys at ang pagtatalik daw nila ay umaabot ng 5 beses kada araw. At ang hindi maunawaan ni Vicky ay hindi pa rin sapat ang lahat ng ito para kay Michael. Nang makapagtapos ang dalawa sa kolehiyo, si Vicky ay nakakuha ng trabaho bilang account manager sa isang logistic company at si Michael naman ay naging isang sales consultant sa isang malaking retail chain ng mga cellphone, laptop at iba pa. Mabilis na naging isa sa pinakamahusay na empleyado si Michael dahil palagi niyang nalalagpasan ang kanilang sales target. Gamit na rin ang kanyang karisma, pagiging magaling sa pagsasalita, pati na rin ang panghihikayat sa iba. Hindi nagtagal ay napromote nga siya bilang isang senior salesman. Dahil nga sa kanyang trabaho, napadalas na ang pagpunta niya sa mga business trip sa ibang bansa katulad ng London. Sa sobrang busy, nawala na rin si Michael ng oras sa kanyang kasintahan. Naaalala niya lamang si Vicky kapag gusto niyang makipagtalik dito. Hindi na rin sila nakakapag-usap tungkol sa kalagayan ng kanilang relasyon o planuhin man lamang ang kanilang kasal. Nakaramdam naman si Vicky na parang hindi na siya kilala ni Michael kapag nasa labas na sila ng kwarto. Kasabay nito, nagsimula na rin si Michael na magkaroon ng ibang karelasyon. Ilan nga sa mga ito ay kasamahan niya pa sa trabaho, mga kliyente niya, o di kaya ay bagong kakilala niya pa lamang. Si Michael ay literal na nahumaling sa pakikipagtalik sa iba't ibang mga kababaihan. Ang tiwala niya sa kanyang sarili ay lalong tumaas ng tumaas dahil na rin sa mga tagumpay na nakukuha, kaya't pakiramdam niya ay tama ang ginagawa niya dahil maraming mga babae ang nagkakagusto sa kanya. Habang nagtataksil naman si Michael sa kanyang fiancé, ang kaawa-awang si Vicky ay natuklasan ang kanyang hindi inaasahang pagbubuntis. Mabilis niya naman itong ibinalita kay Michael. Naisip niya na baka ito na nga ang maging paraan upang matuloy na ang palaging nauudlot nilang kasal. Kabaligtaran naman sa inaasahan ni Vicky, hindi natuwa ang kanyang fiancé sa balitang magiging ama na ito. Hinikayat ni Michael si Vicky na ipalaglag na lamang ang ipinagbubuntis nito dahil nga bata pa raw sila at hindi pa handang maging magulang.
marami pa daw oportunidad sa trabaho ang darating sa kanila at ang pagkakaroon ng anak ay maaari namang makapaghintay. Nagulat naman si Vicky sa mga sinasabi ni Michael at hindi nga siya pumayag sa nais nito. Gumawa siya ng ibang paraan para makumbinsi lamang si Vicky. Sinimulan niyang lasunin ang pag-iisip nito at sinabi na ang kanyang pagbubuntis ay magdudulot ng galit sa kanyang mga relihiyosong magulang. Dahil sa katotohanan, ang kanilang paboritong bunsong anak na babae ay nabuntis kahit hindi pa kasal. Kaya nga raw, kapag pinalaglag nila ang bata, wala nang sinumang makakaalam na nabuntis siya bago ang kasal at ipinangakong tiyak na magkakaroon naman sila ng anak sa hinaharap. Naging mahirap nga para kay Vicky ang magdesisyon, pero sadyang ang napakagaling magsalita ni Michael, kaya't makalipas ang ilang araw, pumayag na rin siya sa gusto ng kasintahan. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng komplikasyon ng operasyon kaya't kinailangan ni Vicky na manatili sa ospital ng 3 araw. At pagkatapos, pinayuhan siya ng doktor na magpahinga ng maigi sa loob ng 3 linggo upang mabawi ang kanyang kalusugan. Ipinagbawal naman ng doktor ang mga pisikal na aktibidad kasama na ang pagtatalik na lubos namang ikinagalit ni Michael. Tila natauhan si Vicky at napagtanto na ang kanyang kasintahan ay may problema na talaga sa mentalidad dahil pagkatapos ng lahat na nangyari, puro sexual na bagay lamang ang inaalala nito. Dagdag pa rito, simula nang makalabas siya sa ospital, si Michael ay madalas nang umaalis ng bahay at dinadahilan nito palagi ang pagkakaroon ng importanteng gawain sa trabaho, pero alam naman ni Vicky na naghahanap na ito ng ibang babae na tutugon sa kanyang sexual na pangangailangan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin kumakapit si Vicky sa pag-asang magbabago ang lahat sa sandaling ikasal na nga silang dalawa. Ang engagement nga nila ay tumagal na halos 2 taon, pero lingit sa kaalaman ni Vicky, wala na talagang balak si Michael na ituloy ang kasal dahil nga mas masaya na siya sa buhay na meron siya sa mga panahong iyon, kung saan malaya siyang nakikipagrelasyon sa iba't ibang mga babae. Pero lumipas ang panahon, nagsimula nang tanungin ni Vicky kung kailan sila magpapakasal dahil nais niya na nga makapag-asawa at bumuo ng sarili nilang pamilya at magkaanak. Hindi naman pinansin ni Michael si Vicky, pero na-pressure na siya nang ang mismong mga magulang na niya ang nagtatanong. Nais na rin ng mga ito na pakasalan na ng kanilang anak ang fiancé nito dahil nga raw ito ay napakadesente at napakabait na babae. Nais na rin daw nilang magkaroon ng apo sa lalong madaling panahon. Dahil nga dito, napilitan na si Michael na ituloy ang kanilang kasal. Sa tulong nga ng kanilang mga magulang, nag-organisa ang mag-asawa ng isang marangyang kasal. Ang bagong kasal kung titingnan ay mukha naman talagang masaya at aakalain mo na totoong mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya wala ni isa sa kanilang mga kamag-anak ang nakapansin sa madilim na katotohanan ng kanilang relasyon, partikular na sa ibang katauhan ni Michael na hindi nila alam kahit matagal na nila itong kilala. Ang mag-asawa ay nanirahan sa isang malaki at marangyang bahay sa prestihiyosong lugar ng Warrington, hindi kalayuan sa tirahan ng mga magulang ni Michael. Hindi naman kailanman nagreklamo si Vicky sa mga kamag-anak ni Michael tungkol sa kakaibang ugali nito, kaya't nagawa pa rin ni Michael na ipagpatuloy ang kanyang pambababae kahit na nga kasal na sila. Pagkatapos ng kasal, naging mas maganda ang takbo ng karera ni Michael sa kanyang trabaho. Muli siyang napromote at mas tumaas ang kanyang sahod. Nilipat din siya sa bagong opisina kung saan naging boss niyang isang babaeng nagngangalang Kerry Hall. Mas matanda si Kerry ng 10 taon kay Michael at may isang anak, pero matagal na itong divorce. Nakita naman ni Michael si Kerry bilang isang kaakit-akit na babae, lalo na sa physical na anyo nito. Pero bukod dito, siya rin na isang matalino at napaka-professional na tao. Dahil nga si Michael ay isang taong ginagawa ang lahat para makuha ang gusto niya, sinubukan niya ngang akitin ang sarili niyang boss. Sa una, hindi naman siya binibigyang pansin ni Kerry, pero hindi nagtagal, unti-unti niya na ring nabola ito. Pagkaraan lang ng halos 1 buwan na panunuyo ni Michael, bumigay na rin si Kerry at nagkaroon na nga sila ng romantikong relasyon.
Palagi silang nakikita sa isang hotel para gawin ang pagtataksil. May nangyari pa nga sa kanilang dalawa kahit kababalik pa lang ni Michael galing sa honeymoon nila ni Vicky. Katulad ng inaasahan, ginawa rin ni Michael kay Kerry ang kanyang kakaibang paraan ng pakikipagtalik. Kabaligtaran sa kanyang asawang si Vicky, ang kanyang bagong babae ay hindi man lamang nagulat sa mga ginagawa niya dahil nga mas matanda ito at mas marami na ring karanasan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ginagawa namang palusot ni Michael sa kanyang asawa ang pagpunta sa mga corporate trainings at iba pang bagay tungkol sa kanyang trabaho. Kaya raw kailangan niyang pumunta sa kanilang opisina. Nabanggit din ni Michael kay Kerry na hindi talaga siya masaya na ikasal sila ng kanyang asawa. At sa totoo lang daw, ang kanilang pagpapakasal ay isa lamang bunga ng pagkakamali sa kanyang kabataan. Gustong-gusto niya na raw na hiwalayan si Vicky pero hindi lang daw ito pumapayag na makipagdiborsyo. Ang relasyon nga nila ni Kerry ay tumagal ng higit sa isang taon. Ngunit wala namang kagustuhan si Kerry na seryosohin ang kanilang relasyon. Hindi niya ipinipilit ang pakikipagdiborsyo ni Michael dahil sapat na para sa kanya ang palagian nilang pagkikita sa mga hotel. Hindi nagtagal, si Kerry ay biglang nagbago ng kanyang estilo sa pananamit, kung saan palagi na rin siyang nagsusuot ng mga damit na natatabunan hanggang leeg at may mahabang manggas. Isang bagay na hindi naman pangkaraniwan sa kanya. Ito ay dahil mahilig sa sport si Kerry kaya may maganda itong pangangatawan na gustong gusto niyang ipinapakita sa iba sa pamamagitan ng pagsuot ng mga revealing na damit. Ikinuwento naman ni Kerry sa kanyang malapit na kaibigan na ang kanyang karelasyon ay mahilig mag-eksperimento sa kama na kung minsan ay hindi niya na nga kinakaya. Bilang katibayan, ipinakita niya rito ang isang marka ng kagat sa kanyang dibdib na iniwan ni Michael. Meron din siyang mga pasa sa leeg galing sa mga kamay nito at sa kanyang mga pulso ay may mga marka mula sa mga lubid. Sobrang ikinagulat naman ng kanyang kaibigan ang mga sinabi ni Kerry. Kaya't pinayuhan niya ito na magsumbong na sa pulisya. Pero hindi naman pumayag si Kerry dahil bago pa man daw silang magtalik ni Michael, nagbabala na ito sa kanya sa mga gagawin nito at pumapayag naman siya dito. Sa kabilang banda, si Vicky ay nagdududa na sa kanyang asawa. Pero pinabayaan niya lang ito dahil kumakapit pa rin siya sa pag-asang magbabago pa ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapakita niya rito ng kanyang pagmamahal at lubos na pag-aalaga. Ngunit, dumating na ang araw na napagod na siya sa kahihintay, kaya't napagpasyahan niyang alamin ang tungkol sa pambababae ni Michael. Palihim na tiningnan niya ang cellphone ng kanyang asawa habang natutulog ito. Doon, nakakita siya ng maraming mga palitan ng mensahe, hindi lamang sa pagitan ni Michael at Kerry, kundi sa iba pang maraming mga babae. Labis namang nabigla si Vicky sa mga sexual na usapan nila Michael at ng kanyang mga kalaguyo. Ang iba pa nga ay may kasama pang malalaswang litrato. Pagkatapos nito, agad siyang nag-impake ng kanyang gamit at nagpa siyang tumira muna sa bahay ng kanyang kaibigan pansamantala. Sa kabila nito, hindi pa rin pinaalam ni Vicky ang lahat sa kanyang mga magulang at kapatid dahil ayaw niya ngang mabigo ang mga ito sa kanya. Alam niya raw kasi na nasa isip ng kanyang pamilya ay masaya siyang nagpakasal kay Michael dahil nga mahal na mahal siya nito. Gayun din, alam niya raw na pipilitin siya ng kanyang mga relihiyosong kamag-anak na makipagdiborsyo na kay Michael kapag nalaman nila ang pagtataksil nito. Bagay na ayaw mangyari ni Vicky dahil sa kabila ng lahat, totoong mahal na mahal niya pa rin ang kanyang asawa. Sa katunayan, bago pa nga siya umalis sa kanilang bahay, nag-iwan pa ito ng isang nakakaantig na sulat sa kanyang asawa kung saan ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal at tinawag pa nga si Michael bilang isang natatanging lalaki sa kanyang buhay. Kasabay nito, inamin niya rin na alam niya na ang tungkol sa panluloko nito kaya't pansamantala muna siyang aalis para magkaroon ng oras si Michael na makapag-isip pero sinugurado niya sa kanyang asawa na hindi siya makikipagdiborsyo dito. Kabaligtaran naman sa iniisip ni Vicky, hindi naman naantig si Michael sa mga nilalaman ng kanyang sulat o nalungkot man lamang sa kanyang pag-alis. Ngunit, naisip niya naman na ayaw niya ring mawala sa kanya ang asawa niyang napakaamo at napakamasunurin at ginagawa ang lahat para pagsilbihan siya.
Dahil dito, agad niya namang sinundan si Vicky sa bahay ng kaibigan nito, dala-dala ang isang malaking bouquet ng bulaklak. Nang makita niya si Vicky, humingi ito ng tawad. Lumuhod siya sa harap nito para hingin ang kapatawaran nito at nagmakaawa sa kanya na bumalik na sa kanilang bahay. Nangako siya na magbabago at magiging tapat na sa kanyang asawa. Muli namang nadala si Vicky sa matatamis na salita ni Michael, kaya't pumayag na ito at sumamang pauwi. Pagkatapos naman ito, tila nagbago naman si Michael at umuuwi na rin ito bago maghapunan para sabayang kumain ang kanyang asawa. Pero ang hindi alam ni Vicky ay palabas lang ito ni Michael dahil ang totoo, hindi pa rin ito tinatapos ang relasyon nila ni Kerry at ng iba pa niyang babae. Binura niya lang ang mga mensahe sa kanya ng mga babae at nagpalit din ito ng account sa social media. Ang mas masama pa ay nagkaroon pa siya ng ibang bagong karelasyon na isang mas bata at bagong empleyado ng kanilang kumpanya na nagngangalang Karen Wilson. Sa mga oras na iyon, nang magkakilala sila ni Michael, si Karen ay meron ng fiancé at naghahanda na rin ito para sa kanilang kasal. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ni Michael kahit nalaman na ang bagay na ito. Sa pagkakataon ngang iyon, iba ang naging ihip ng hangin dahil ang babaerong si Michael ay tila totoong nahulog na kay Karen, kaya nga pagkatapos lang ng 2 buwan na makilala si Karen, nagpa siya na itong tapusin ang relasyon nila ni Kerry Hall. Katulad ng sinabi niya dati kay Kerry, ipinaalam niya kay Karen ang hindi niya pagiging masaya sa kanyang buhay may asawa at kung paano napilitan lang siyang pakasalan si Vicky. Handa rin daw siyang iwan ang kanyang asawa para kay Karen. Mabilis namang naniwala ang dalaga kaya't nagsimula na ang kailang relasyon kung saan kahit nga nasa opisina sila ay nagkakaroon sila ng mga sexual na ugnayan. Isang linggo pagkatapos noon, ang dalaga ay nakipaghiwalay na rin sa kanyang fiancé pero si Michael na nangako sa kanya ay hindi pa rin kayang makipaghiwalay kay Vicky. Kaya't nagsinungaling na lamang siya tungkol sa paghahain ng diborsyo sa kanyang asawa at sinabi niyang lumipat na rin daw siya ng bahay sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, naghinala na rin si Vicky na bumalik na naman si Michael sa pakikipagrelasyon sa ibang babae. Kaya't katulad ng dati, chinek niya ang cellphone nito habang naliligo pero wala naman siyang nakita dito. Hinintay niyang makatulog ang kanyang asawa para sa laptop naman nito na maghanap. Naiwan ngang nakabukas ni Michael ang kanyang social media kaya't nahanap ni Vicky ang palitan nila ng mensahe ni Karen. Sobrang nasaktan si Vicky sa kanyang mga nabasa kasama na ang sinabi ni Michael na makikipagdiborsyo na ito sa kanya dahil ang totoo niyang mahal ay ang bago niyang kasintahan. In-screenshot niya nga ang buong usapan ng dalawa at sinave ito sa kanyang laptop bilang katibayan sa pagtataksil ng kanyang asawa. Hinanap rin ni Vicky ang wallet ni Michael kung saan nakita niya dito ang nakatiklop na resibo galing sa mga hotel. Kinaumagahan, ipinakita niya ang lahat ng ito kay Michael para kumprontahin ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Michael kung paano totoong magalit si Vicky kaya't wala siyang ibang nagawa kundi ang humingi ng tawad at muling mangako na hindi niya nauulitin ang pagtataksil sa kanya. Ngunit bigla namang sinabi ni Vicky na ipaparating niya sa mga magulang ni Michael ang lahat. Dahil alam niya raw na mas matatauhan si Michael kapag sila ang kumausap dito kaysa sa kanya. Dito na nawala sa katinuan si Michael dahil noon pa man ay takot na itong mabigo sa kanya ang kanyang mga magulang. Bigla niyang sinampal si Vicky dahilan upang matumba ito. Agad namang tumayo si Vicky habang nagsasabing pupunta na siya sa mga magulang ni Michael para magsumbong. Nang palabas na siya ng pinto, naabutan siya ni Michael at pinukpak siya nito sa ulo ng 2 beses gamit ang isang mabigat na kahon ng alahas. Nang mawala ng malay si Vicky, sinakal naman siya ni Michael hanggang sa tumigil na nga siya sa paghinga. Walang awa o pagsisisi na nararamdaman si Michael sa mga oras na iyon. Agad niyang binalot ang bangkay sa kumot bago ito palibutan ng duct tape. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanilang garahe para doon ito itago. Mabilis namang nilinis si Michael ang buong bahay at tinanggal ang karamihan sa mga gamit ng kanyang asawa. Agad niya ring tinawagan si Karen para imbitahan ito upang maghapunan sa kanilang bahay.
Pumunta naman si Karen doon at natuloy nga ang kanilang hapunan kung saan naghanda pa si Michael ng steak. Naging masaya sila habang kumakain at nagkukwentuhan, kaya walang kaide-ideya si Karen na ang lalaking nasa harapan niya ay halos katatapos lang paslangin ang sarili niyang asawa. Nagtalik pa nga sila sa kwarto kung saan mismo nangyari ang pagpatay ni Michael kay Vicky. Matapos nito, agad na nagtungo si Michael sa kanyang mga magulang upang sabihin na iniwan na siya ni Vicky at ipinagpalit sa ibang lalaki. Para maniwala naman sa kanya ang mga ito, niyakap niya ang kanyang ina at umiyak habang ipinapakita ang mga mensahe na siya rin mismo ang gumawa na ipinadala niya mula sa cellphone ni Vicky tungkol sa pagsama nga nito sa ibang lalaki. Naawa naman ang mga magulang sa kanilang umiiyak na anak at hindi pa rin makapaniwala kung paanong nagawa ng kanilang disente at relihiyosong manugang ang mga sinasabi at ipinakita ni Michael. Gayun din, gamit ang cellphone ni Vicky, nagpadala rin siya ng mensahe sa mga magulang nito na nagsasabi ng parehong bagay tungkol sa kunwaring pagtataksil at pag-iwan sa kanya ni Vicky. Sinabi niya rin sa mensahe na huwag na siyang guluhin sa mga oras na iyon at pabayaan na lamang. Agad namang tumawag ang mga magulang ni Vicky para marinig ang pagpapaliwanag nito. Wala silang kamalay-malay na ang pinakamamahal nilang anak ay isang malamig na bangkay na pala. Patuloy namang nagpapadala ng mensahe si Michael na nagsasabi ng iba't ibang palusot upang maniwala ang mga magulang ni Vicky. Pero lalong hindi naniwala ang mga ito dahil malakas ang pakiramdam nila na may kakaiba sa mga pinapadalang mensahe sa kanila. Nagpunta nga sila sa bahay ni Michael upang makipag-usap sa kanya. Ngunit ang kanyang kwento ay mas lalo lamang nauwi sa mas maraming katanungan at mga pagdududa. Nang malaman nga nila na hindi na rin pumapasok sa trabaho si Vicky at wala man lamang itong pinagsabihan na kahit sino sa kanyang mga katrabaho, nagpasya na nga silang pumunta sa pulisya. Noong ika-isa ng Disyembre taong 2009, bumili si Michael ng pala at ilang metro ng lubid pati na rin ng mga basahan at detergent mula sa isang tindahan ng hardware para sana gamitin sa pagdidispatcha ng katawan ni Vicky. Pero hindi niya ito nagawa dahil binisita na nga siya ng mga pulis sa kaniyang bahay. Sa unang tingin, kapani-paniwala ang mga sinabi ni Michael dahil karamihan nga sa gamit ni Vicky ay wala na sa kanilang bahay. Pero hindi naman nila napansin ang mga itinago ni Michael sa kanilang garahe. Sa kabutihang palad, nakita nila ang laptop ni Vicky. Dinala nga nila ito upang suriin. Nang chinek nga nila ang laptop ni Vicky, natagpuan nila ang mga isinib nito na screenshot. Pagkatapos, nagpasya silang itrack ang location ng cellphone ni Vicky. Napag-alaman nila na naroroon lang din ito sa bahay nila Michael, taliwas sa pahayag ng lalaki. Pagkatapos nga nito, bumalik agad ang mga pulis sa bahay at nagsagawa ng masusing paghahanap noong ika-3 ng Disyembre. Sa wakas, natagpuan nga nila ang mga itinago ni Michael sa kanilang garahe na talagang gumulat sa lahat. Pero sa mga sandaling iyon, si Michael ay nakatakas na. Sa kanyang pagtakas, nagdala siya ng malaking halaga ng pera kaya't nagawa niyang magtago ng ilang araw sa mga hotel. Ngunit nang maubos na ang dala niyang pera, lumapit na siya sa isa sa kanyang mga babae upang makitulog sa bahay nito nang hindi sinasabi ang totoong dahilan. Pero nung napanood ng babae ang balita kinagabihan at nalaman na ang kanyang karelasyon ay isang wanted sa kasong pagpatay, hindi na siya nagdalawang isip na isuplong ito sa mga pulis. Agad namang pumunta ang mga pulis upang arestuhin si Michael na umiiyak habang nakaposas ang mga kamay. Itinanggi rin ni Michael ang kasong murder dahil ang totoo raw wala siyang kasalanan. Nangyari lamang daw ang lahat sa gitna ng kanilang munting laro habang nagtatalik sila ng kanyang asawa. Pinilit daw kasi siya ni Vicky na sakalin ito gamit ang isang lubid pero nasubrahan ang kanyang ginawa. Gayunpaman, taliwas ito sa kanyang mga sinabi dahil ayon sa pagsusuri, nakita nila na sinakal ito gamit ang kamay. Gayun din, ang pangunahing ikinamatay nito ay hematoma na natamo galing sa malalakas na hampas sa likod ng kanyang ulo.
Nagsimula ang paglilitis noong Enero taong 2010 kung saan napatunayang nagkasala si Michael Roberts na noon ay 27 taong gulang pa lamang sa pagpatay sa kanyang sariling asawa na noon ay 25 taong gulang pa lamang. Dahil dito, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo para sa first degree murder. Pero may posibilidad na mabigyan siya ng parol pagkatapos ng 17 taon sa bilangguan. Dahil sa mga ganitong kaso, nagiging totoo ang kasabihan na mahirap nang makahanap ng matinong kapareha sa panahon ngayon. Kaya kung meron ka mang mahanap, ay dapat pahalagahan mo na. Nakakaawa ang mga katulad ni Vicky na totoong nagmahal pero napunta sa mali at hindi karapat-dapat na tao. Dito rin papasok ang paalala na sana kahit anong mangyari ay hindi mawala ang respeto at pagpapahalaga natin sa ating mga sarili at huwag papabulag sa maling pag-ibig. Shout out po sa aking masugid na manunood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Ako nga po pala si Myla at ito ang Myles Crime Stories.